Our presider for this ceremony is Father Jesse Tomaschera, Jr. We now begin our wedding mass. Thank you.
who, since the beginning of the world, have blessed the increase of offspring, show favor to our supplication, and pour forth the help of your blessing on these, your servants mounted in journey, so that in the union of marriage they may be bound together in mutual affection. In likeness of mind and in shared holiness. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Please be seated for the liturgy of the word. A reading from the book of Genesis. The Lord God said, "It is not good that the man should be alone. I will make him a helpmate." So from the soil, the Lord God fashioned all the wild beasts and all the birds of heaven. This he brought to the man to see what he would call them. Each one was to bear the name the man would give. The man gave names to all the cattle, all the birds of heaven, and all the wild beasts. But no helpmate suitable for man was found for him. So the Lord God made the man fall into a deep sleep. And while he slept, he took one of his ribs and enclosed it in the flesh. The Lord God built the rib he had taken from the man into a woman and brought her to the man. The man exclaimed, "This at last is broken from my bones and flesh from my flesh. This is to be called woman, for this was taken from man. This is why a man leaves his father and mother and joins himself to his wife, and they become one man." This is the word of the Lord. Thanks be to God. According to John. Glory to you, O Lord.
Jesus said to his disciples, as the Father has loved me, so I have loved you. Remain in my love. If you keep my commandments, you will remain in my love. Just as I have kept my Father's commandments and remain in his love. I have told you this so that my own joy may be in you and your joy be complete. This is my commandment. Love one another as I love you. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated and listen to the homily. From the Matthew and Journey May, Pinapuran Malali. 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 Ano naman mo? Hindi ko malali eh. So, ay ngayon ay excited. Hindi lang kayo excited. No? Hindi pa mas excited sa inyo. No? So, bahagi yung nakusalan ay kayo ay may pumapasok sa isa sa pinakamalagang ito ng inyong buhay. May araw na ito ay mahalaga para sa inyo sapagkat sa araw na ito ay sinagot mo si Matthew, Raphael Matthew. Kaya na nagamitin ko yung parehong ng pangalan, Baptismal Names. Saan mo sinagot? Saan mo sinagot? Ah, sa telepono. Wow! Telepono ito ah. Long distance talaga ah. Sinagot, namiligaw sa telepono. Hindi pa namiligaw ngayon sa Skype. Sa Messenger. Nakuminsan, ibang nating mga OFWs darating dito sa Pilipinas, magpapakasal na. Isang buong pamangkin. Ay nagkakilala sila sa internet. Karating lamang, ay gusto na kagad magpakasal. Kasi ay patagal sila magkilala sa internet. Pwede sa inyo sa telepono. So, ito pong date na ito ay 16 anniversary. No? At simula ng kanilang buhay, may asawa. No? Nakalabing-aming na sila. No? Hindi pa isang minggo lang, no? Kayo ay nakalabing-aming. Yan po isang malaking biyaya, no? Na ipinagkaloob ng buong ikaw. Pero bahagi ng ating panyaya, sa ginawa na marami natin pag-aabala sa dating nito, yung kalimitan na nagiging concern si Lord Father, para mga kasal ngayon ay nagiging social development na lang. Well, marriage is a social development. Kasi makita mo natin na talagang bahagi ng ating pagkilos sa dating na ito. Sabi na ni Lord Father dito, 2 years of preparation para lamang ikaw ay mahuk sa place. Sabi ko naman eh, pagandahin natin yung mga pagkawala para doon din magpakasal. Well, mayroon na ng lugar na patawagin po natin ay attractive doon sa mga nag-iibigan. Isa po ito sa mga lugar na attractive. Kaya ng iba, kawawa naman po natin mga senior citizen, no? May nahihirapan sa pagkakyat. Hindi na attractive para sa kanila. Nakakapagod daw. Habol ang hina. So, exercise naman ako, di ba? Pero, huwag natin kalimutan. Nagpalalagay po sa bawat isa sa atin na ang sakramento ng kasal, yung mismo kasal, sabi natin ay isang sakramento, hindi lamang isang event, public event. So ito ang pagbigyan natin ng hiling na pagbinilay para sa araw na ito. At tayo pinagutuwa sapagkat sina Matthew, Rabbi Matthew, si Dirty May, ay pinagandaan ang araw na ito. Ang inaalis nila na sila ay
may kasalot sa loob ng simbahan. May iba kasi kinasalang sa mali. So, sabi ni Pai, nung last month, nung galing kami sa Mindoro, kung pala ang kasal sa mali, ay talagang galing pala talaga yung sa Mindoro. Yun ang kanilang na talaga, yung kanilang itong makita. Kaya ay pag sinabi mo na, hindi pala kita, mangyan. Yung pala mangyan. Ang kanilang pala talagang right. Ang right nila nila, pinakasal talaga sila sa kanil. Pinakasal yung right. So, sa atin, ang right natin para ipasal ay sa loob ng pagdiriwang ng isa, sa loob ng simbahan. Kaya mo nang tatanong, kasi kung isa nila, yung cotton wedding, yung beach wedding, no? Ay bahagi yung ang saan ay pwede pa rin sa simbahan. So, hindi pwede. Eh, paano? Kasi parang tayo nagpost yung kaibigan ko na nag-antipolo na pari, no? Ay nakita ay sa doon sa Boracay. Sabi naman ng pari kayo dito sa iyo. Pater, yun ay second dami celebration ng talagang meron siya sa loob ng parokya ng simbahan na nasa sakupan ng Boracay. No? Nagkaroon na lang sila ng renewal or vows doon sa kanilang napiling nakapagandang lugar na nais nilang pagpilan. So, sa akin po sila ay sa loob mismo ng simbahan. Sa loob mismo ng simbahan. Bakit? Katulad po na ipinahayag natin sa pagkanais na po may kapag na makita natin na kasama niyo ng Diyos. So, kayo naman dalawa ay religious. Ay pinapakalala na huwag ninyong kalimutan ang Diyos. Sa luwa, sa luwa ng pinsikrayo ninyo sa luwa ng 16 na taon. Kasi doon sa Mateo, makakilala nila. Ay ako, si Jeremy, hindi ko lang makilala yan. Si Rafael, si Macho, may at least nakilala ko niya. Pero bahagi, sabi niya ni Father, isa ko sa aming kalimitan ginagawa nila yun, no? Ay sila yung nagdarasal araw-araw, no? Ng sabay. Ano din ang rasal nila? Santo Rosario. No? Santo Rosario. Pray together. Ano sa ito parang ano? The family that prays together stays together. So, hindi pa naman kayo pamilya, kayo'y magbubuo ko lamang ng pamilya. At bahagi ng pagkailo sa kusan ay hindi mo naman mabigay sa atin ng lakas. So, kung pag-usapan natin yung pag-ibig, ang ganda ng introduction kanina, na ano man ang kagdaraw ng ating pagdiriwa, ay lalo magiging makabulugan ito kapag alin, binabahagi. Binabahagi. Sineshare. Sineshare. So hindi lang po ang social media maghiling mag-share. No? Lahat tayo may kinakailangan mag-share. At anong kinakailangan natin mag-share? Pag-ibig. Pag-ibig. So nais nyo, ibahagi niya ang din sa lahat sa inyong sabi. At saan kayo kukuha? No? Wala niya pag-uli sa ating Diyos. Doon tayo kukuha ng nakas. Doon tayo kukuha ng halimbawa. Doon tayo kukuha ng pamantayan sa inyong pagkilos bilang mga Kristiyano Katoliko. Sa pinahayag. Kasi bakit? God is love. May ginanakis ninyo ibahagi. Pero pala tayo nagmamahal. Ay binabahagi natin. Binabahagi natin ang alin. Binabahagi natin ang Diyos. At tayo nagiging kawamis ng Diyos. Bakit? Kasi yung mga pag-ibig. Naging kawamis tayo ng gusto. The more we love, the more we become like God. Kaya ano sabi? We become true to ourselves. Ano yung true to ourselves? We are created in the image
and likeness of God. At kailan, nangyayin ito kahabi sa bawat sa inyo. So ito lang yung panayan na itinibigay ko sa inyo. Dahil lang ngayon, ano, ay isang daang taon na pagdiriwang na mahal na Birhen ng Fatima. At sa tatlong mensahe ng mahal na Birhen ng Fatima, isa po sa kanyang mensahe doon sa kanyang pagyayay sa 100 years ago, 1917 na, pagkatapos dito pala yung patay. Ano sabi niya? Ang pagyayay sa akin na go to Mass and receive the communion. Kapatid, ginagawa ko niya every Sunday. No? Eh, sana nga, no? Tawin na natin every Sunday. Alam niyo, kung isa nakalagot, bakit? We are baptized Catholics, no? Pero 20% only go to Mass every Sunday. No? 20%. Wala pa sa Bangkok ng mga bininyagan Kristiyano ang Katoliko nagsisipa pag-aaral nito. Pero yung pinsay ng mga magaling Fatima ay hindi lang every Sunday. Ano sabi niya? Every day. No? Every day. Tumanggap kayo ng banal na kumunyo. Bakit? Kasi ito, no? Pero hindi ko rin naman kayo ikasawa nang hindi tayo nagdiriwang ng misa. No? Tawag natin ay nuptial blessing. Pero ninaayos ninyo na ito ay sa loob ng banal na pagdiriwang ng misa. Bakit? So hindi kayo yung kalagahan na ito yung sakramento na nais na ipiwapin ng buong may kapalang ito. Sakramento ng kanyang pagmamahal. Yung pagbibigay na Jesus ng kanyang sarili para sa kaligtasan ng tao. Alam niyo kung isa yung puro ng ating pagkakulatay ng Kristiyano Katoliko, napakahirap, no? Napakahirap. Lalo-lalo na sa mga usapin ng kasalukuyang panahon na parang issues na kung isa ay napakahirap tinawain, no? Na ngayon ay very controversial, no? Pero ang sabi niya, napakahirap na lang sundin niya ang Father, no? Kasi ito mo ba? Kapag hindi natin kinukuha ang tulong ng Diyos. So saan natin kukunin? Magsipa kayo. Magsipa kayo. Kahit hindi nyo maintindihan yung humilya ng pare. No? Okay, nang isa lang, maintindihan yung humilya ng pare. No? Pero ito, kasi this is the source of our Christian life. Gusto nyo matutuloy ng pag-ibig? Ito, sa banal ng pagdiriwang ng misa. Wala ko sa akin. Kaya ito rin yung paanyaya na ipinapahayag ko na ang mahal na Birhen ng Fatima doon sa ibinigay ng Diyos na kumbaga. Na isa sa kanyang isay ay magsimba at tumanggap ng banal na kumunod. Sinitinatulog ng si Jesus ang pagkain ng ibigay ko pa para magbigyan tayo ng lakas para sa pagtuon natin sa ibig na ito. At yun lang iwanan ko sa inyong dalawa, no? Sapagkat naman kayo naman ay bahagi. Sabi na natin ay, Father, hindi naman kayo makasisipa araw ng Linggo, ano, sorry, pang-araw-araw. Yung every Sunday na hirap na hirap, no? Sa dami natin trabaho. Pero, sana po, no? Makita natin, may mga tao na gulungihan ng isip. Sabihin natin, kung magsipa kayo pag araw ng Linggo, nahirapan kayo sa problema ng inyong buhay ni asawa, ng buhay tatay, ng buhay nanay, iaalin nyo sa labanan po ng kapal. No? Ngayon, nahirapan ako. Inihandog ko sa inyo. Sa banal na pagdiriw. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako na magmahal katulad ng iyong pagmamahal. No? Sa bagay ng pagmamahal ng Diyos, ay hindi katulad ng pagmamahal ng tao. Kaya, sa kayo po ng lakas para ipakita yung pagmamahal ng katulad ng Diyos? Ay, di sa kanya. No? Tulungan mo ako, Lord, na ipakita ko yung pagmamahal mo. No? Tulungan mo ako na mapatawad ko yung kasalanan ng asawa ko. No? Kasi bahagi yung kumisa na makita natin. Dadanasin niyo rin yan. No? Na bahagi yung, hindi mo kayo tinatakot, pero bahagi ng buhay yan. No? Na kinakailangan ninyong marapin. So sa banal na pagdiriwang ng misa.
isapuyo sa mga bahagi ng unsa may iniwanan ko para sa iyo. Tayo ng lahat na narito ngayon sa pagdiliwan na ito, ito rin ang regalo natin para sa Kanya. No? Nanawa ay tunay nilang pakinabalan, ang biyaya na ipinagkakalawang po ni Kapal no? Sa buhay na kanilang pinasok ng buhay ng mag-asawa. No? Narin, sana'y tunay nilang may pakita yung pagmamahal ng Diyos sa kanilang buhay may asawa. Nawa, ang mga mukha nila ay tunay na maging mukha, no? Maging kawangis ng Diyos. Let's go, sir. Candle sponsors, please come forward. May we request the parents and principal sponsors to stand. Matthew and Journey, please stand for the rite of marriage. Sa umaga, katanuli, bago ko ipikita ang aking mga kasagali.
I am very grateful to be married to the woman I pray for. Ikaw yung babaeng pinag-desire at ikaasam ko noon. Ikaw yung babaeng pinapangarap ko. At sa araw na ito, natupad din ang mga pinapangarap at ikaasam ko. Ang mga isang bibig ka, harap ng Diyos, at sa harap ng mga taong nagmamahal sa atin. Napapatunayan ko na mahal mo ako at tuloy niya sabi mo ang bago-bago. Kasi, ilang nagmamahalan sa akin ang mga kasabi ng tulad ng nanay ko. I know this is one thing that I sign for you to see. And I vow to love you, serve you with all my heart. Promise to love you. So before I get today, I promise you a life of laughter, may loyalty, may love, and a whole lot of rock and roll. I vow to love you and care for you, even if I run out of words to say. Let's start this adventure, and I promise you, truth it can be, we'll always be together, because this love of ours is our masterpiece. I will trust you and I will honor you. I will forever be there to love with you, to lift you up when you're feeling down, and to love you unconditionally through all the adventures in our life together. What may come, I will always be there for you. As I have given you my hand to hold, so I will be my life to you. I will cherish our friendship forever. I will love you today, I will love you tomorrow, and I will love you forever. For my love for you is endless and eternal. I love you. Push ka lang ng push, basta magkasama tayo.
At higit sa lahat, thank you for waiting for me. Our family and friends would always say, you are a man of few words. Totoo naman. But you don't need to talk. Anyway, sa ingay ko pa lang naman covered na tayong dalawa. But seriously, your acts of love and service already speak volumes of how great a man you are. Thank you for never missing a chance to say you love me. Well, I could go on and on telling everyone here why I'm so blessed to have you in my life. Kaso good luck, tutuloy na sila. So I'm lucky and blessed to have found a good man early on in my life. I can only promise you one thing. I will continue to be a constant presence in every single chapter of your life, beginning today. Whether you need me or not, I will be beside you every step of the way because I said yes to the idea of growing old with you. And I'm excited at the thought of it. We've been through a lot already. And I know we will be going through a lot more from this day forward. But know that you always have me, no matter what. I love you and I can't wait to open this new chapter. Happy 16th anniversary and happy first day. Isimulan natin ang first day. And I, with the authority of the church, calling all those present here as witnesses, confirm and bless the bond of marriage which you have contracted in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Matthew and Jordi, we shall now bless your rings and eye. Bless, O Lord, these rings, so that your servants Matthew and Jordi, whoever them, may ever live a mutual love and an unbroken loyalty. Through Christ our Lord. Amen. Bless, O Lord, your servants, Matthew and Jordi, with sufficiency of material possessions which is already symbolized, so that they may use them to attain their life. Through Christ our Lord. Amen. During various things, as a sign of my unconditional love and loyalty, for as long as I live, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.
journey. I give you this act. Journey, I give you this alley at the pledge of my love, at the pledge of my dedication, there, my dear, and that of our children, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. And I accept them with the promise that I will be your equal partner in working for our welfare, and that of the children God will give us, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Please all stand. Bless the Lord, his Bible, your word, and you may be able to give life and guidance on that journey to serve as the foundation of the sacred partnership and the new family life he will establish. We ask this through Christ our Lord. Amen. Receive this Bible. Dearly beloved, let us now pray for the church and to our newly wedded couple, whose marriage reflects the union of Christ and his church. For every petition, we will say, Lord, graciously hear us. Lord, graciously hear us. For leaders of the church and state, for heads of institutions, for heads of homes and households, that they would lead us and guide us in search for peace and joy, in search for law among us. Let us pray to the Lord. Lord, graciously hear us. For all married people, for those married yesterday, for the new couple, Matthew and Jordan, married today, for those getting married tomorrow, that they may see the joy of being together, warm love, children, a long life, and friends and good memories every day. Let us pray to the Lord. Lord, graciously hear us. For all young, single people who look forward to a vocation full of life and full of love, let us pray to the Lord. Lord, graciously hear us. For the lonely old and the lonely young, for the hungry rich and the hungry poor, for the sick and well, mind and spirit, for weakness in all of us, for those broken and in pain, searching for healing, comfort, strength, guidance, wisdom, let us pray to the Lord. Lord, graciously hear us. For our relatives and friends who walk with us in life's journey, and for those who have gone before us to the other side of life, for fulfilling life and blessings now and the year after. Let us pray to the Lord. Lord, graciously hear us. O mighty eternal God, look down in favor upon yourself and is granted the grace to remain faithful to you and to one another. At the end of a long and well spent life, reward them with eternal happiness, together with your children and with you, those who love them. Through Christ our Lord. Amen. Please be seated. May we request the candle, veil, and quartz sponsors to please come forward.